Okay, isang napagandang araw mga kamanibela. So thank you so much dun sa mga nag-like at nag-subscribe sa ating YouTube channel. At the same time sa mga nag-comment at nanood sa ating previous vlog. Thank you dahil nagkaroon ito ng maraming views. Lalo na yung video natin regarding dun sa mga violation kung saan pina-plug down sila ng mga traffic officer ano. Yung share ko lang to sa inyo, ito na naging experience ko or nakuhanan ng aking dashcam habang ako ay dumadaan dito sa area ng Daang Hari. So wag na wag nyo pong gawin to mga kamanibela, kasi kung nasa Maynila kayo or sa ibang lugar, posibleng huli na rin po kayo kagad ano. So andito ako ngayon sa area ng Daang Hari, papunta ako ng Sapute, Alabang. So dito medyo maganda yung area no, meron ditong Vermosa nasa kanan. So maganda pong mamasyal dyan lalo na pag umaga, marami pong nagbabike po dyan, mga nagja-jogging. So maganda rin po mamasyal dyan mga kamanibela. Actually marami ding nadayo dyan lalo na pag umaga. Minsan na rin tayong nag-jogging dyan mga kamanibela sa Vermosa. So meron kasing football field dyan no? So pag naikot mo ng 3 to 4 times yun, napakaganda na po nun na exercise yun, yung pagja-jogging. At the same time dami talaga mga cyclist dyan. Oh, iba dumadayo pa dyan sa Vermosa. So try nyo yan mga kamanibela. Okay, so balik tayo dun sa pinaka video ano? Ayan, traffic light po ang sunod nyan. So medyo nagkaroon ng pagbagal dito. So kung mapapansin mo dyan, meron pong kotse dyan ano, na kulay red. Ayan, magkalalagyan natin ng arrow para ma-identify nyo. Ayan siya. So nag-signal light siya pakaliwa, mag-change lane siya dyan. Ayan, tingnan natin. O, so nakapwesto na siya dun sa pinaka inner lane o yung sa pinaka left. Then mag-change lane ulit siya no, papuntang kanan. Pero ang kung titingnan mo kasi dito mga kamanibela, nandun na siya sa solid white line kung tawagin. Ayan o, solid na yan eh. So hindi ka allowed na mag-change lane po dyan. Kasi kung sa area ka ng Maynila, malamang huli ka kagad dyan mga kamanibela. Ayan o. So then meron po dyang traffic officer ano, pero hindi siya hinuli dyan. So swerte niya ano, nasa area siya ng Daang Hari. So hindi masyadong maigpit yung mga traffic officer dyan. So ganyan, yan yung arrow, di ba? Left and straight. So tandaan nyo mga kamanibela na kapag 2-lane lang yung kalsada, kahit nakapwesto kayo doon sa pinaka inner lane o yung leftmost lane, pwede ho kayong dumiretso pag nag-go na. Kaya wag na kayong mag-change lane. Kailangan. Pero pag yan ay 3 lane po yung kalsada, yun, pag nakapwesto ka dun sa pinaka-inner, malamang ho yun, kakaliwa lang kayo. So dun kasi kamanibela, no, kulang lang dun ng arrow sign, yung pwedeng kaliwa at saka pwedeng diretso. Pero kung titingnan mo sa kanyang road markings na solid white line, eh hindi ka po allowed na mag-change lane. Maaring maging violation mo dito mga kamanibela eh disregarding road markings or disregarding traffic sign. So magkakaroon ka po ng ticket. So ingatan po natin. And tandaan po natin na kapag 2-lane lang po yung kalsada, eh pwede po kayong kumaliwa at dumiretso. Yun po yung madalas kong nakikita, lalo na pag ako nasa kalsada ano. So dito medyo magandang mga markings dito, lalo na itong malapit na tayo sa may Alabang area. So titingnan natin kasi meron pa akong dito napansin na mga riders ano, na hindi sila humihinto doon sa pinakahintuan bago mag yellow box. So ayan po, ayan yellow box, ayun stop na yun pero naggo pa rin yung isang yun. Ayan, sumunod tayo sa batas traffic ko para maiwasan natin yung mga disgrasya mga kamanibela. O titingnan pa natin kasi meron pa ditong riders na nakahinto na tayo pero tuloy-tuloy pa rin sila no. So yun, yun kamote rin yun ano. So dire-diretso siya.
Ayan pa, mayroon pang pangalawa. So, dalawang kamote, ano? So, hirap po niyan mga kamanibela kasi hindi natin sinusunod yung mga traffic light na nandyan eh. Ayan. Titingnan pa natin. Ang linaw-linaw naman dyan na mayroon ng traffic light stop at the same time mayroong yellow box. Yung ngayon dalawang motor sa gilid natin eh nahinto. So ingat po tayo, lagi po natin yung safety ano. So yun, mayroong mga cyclists ano. Pero yan eh go na yan kaya sumabay na sila dyan. Ayan, so go na tayo. So hindi porkit walang traffic officer na nakabanday dyan, hindi na natin susundin yan. Ingatan natin mga kamanibela kasi paano na siguro ano, kung walang traffic light dyan, walang officer dyan, eh lalong magkakagulo ano. So dyan sa may dulo nito, Alabang sa Puti Road, so maraming huli dyan. So may lagi rin may nakabantay ng mga traffic officer dyan, kaya ingat po kayo dyan. Either nang galing kayo ng area ng Las Piñas or galing kayo ng express, pag liliko na kayo dyan sa danghari, naku, ang dami pong nanghuli dyan. Kaya sa kailan marunong kayong pumesto dyan. So panoorin nyo, meron tayong in-upload na video regarding dyan sa mga huli dyan mga kamanibela. Okay, so by the way, wala na palang end cap, ano? Wala nang no contact apprehension program dyan sa area ng Mantindupa. So kung sa tingin niyo mayroon kayong nakawang tips saka info regarding sa vlog na to, huwag niyo pong kalimutan na i-like at i-subscribe ang channel ko. At the same time, makakapanood din kayo ng mga driving tutorials na naka-upload sa ating YouTube channel.